Okay lang po ba $800 a month para sa newbie video editor? Sa online jobs ba may direct clients din? Paano po mag-optimize ng profile? Freelancers FAQ Part 8. Hey guys, this is EJ. I'm a Web3 virtual assistant and a freelancer. And in this video, sasagutin natin yung mga frequently asked questions na mga kagaya kong freelancer. Let's go! First question. Hello, tanong lang po, okay po ba ang $800 monthly salary for start as a video editor? So para sa akin, okay na okay yan. Again, sinabi mo, newbie ka pa lang. Ang main goal ng newbie is mag-stack ng portfolio, ng experience, and ng reputation para makapag-charge ka ng premium pagdating nung next client mo. So if now you're charging, let's say for example, $800 monthly, ang magagawa mo lang naman yan is, sabihin natin full-time yan, i-average mo yung hourly rate mo, so you'll be working 40 hours a week, 160 hours sa loob ng isang buwan. So papatak yan, $5 per hour ka. Not too bad, no? Kasi sa isang 8 oras, siguro makakagawa ka 2 to 3 videos na short-form content naman eh. So hindi naman sama, no? $800, convert mo yan times 55, malaki-laki na rin yan para sa nagsisimula. Ngayon, ang gagawin mo na lang is, gandahan mo, ipunin mo yung portfolio mo para sa next client mo, pwede ka nang mag 1,000 per month, tapos sunod 1,200 per month, diba? So step by step, makakapag-charge ka ng premium basta marami ka ng portfolio, marami ka ng video na nagawa, and malaking tulong din kung makakakuha ka ng video testimonial galing sa current client mo. Question number 2. So online jobs ba may mga direct client din? So medyo hindi ko na-gets yung tanong. Pero sige, sagutin na lang natin. So dalawa lang siguro ibig sabihin niya dito. Isa, onlinejobs.ph or online job in general as a freelancer. So sa onlinejobs.ph, yes po, meron pa rin pong mga direct clients dyan. Although karamihan dyan agency, minsan yung mga local agency, international agency, pero meron pa din dyan, ano, depende sa niche, na depende sa service na i-offer mo, makakuha ka pa rin mga direct clients. Kung sa online job as a freelancer naman, talagang maraming direct clients, no? Kahit sa ang platform, makakuha ka pa rin ng mga direct clients. Question number 3. Paano po mag-optimize ng profile? So, sa Upwork or sa LinkedIn, halos parang pareho lang naman yung pattern ng pag-optimize ng profile. So, una, yung profile picture mo, dapat maganda yung kuha, maliwanag, kita yung mukha mo, masaya, nakangiti ka, professional yung damit and yung itsura ng background. Tapos yung title, sabihin natin, dapat angkop sa kung ano yung service na ino-offer mo. So for example, and be creative na din. So for example, nag-offer ka virtual assistant, sige mo, rockstar virtual assistant, or VA ka ng mga e-com, ba? Parang Amazon or Shopify. So pwede mong ilagay online business manager, parang ganon. No? So sa title yon. Susunod naman doon is yung description. Mas maganda kung mas magiging malinaw yung messaging ng description mo ng ginagawa mo para mas mabilis siyang magets ng mga clients. So for example, I help coaches get more leads by creating an awesome landing page design. Diba? So, tatlong bagay yung sinasagot nun. So, this answers kung sino yung target market mo, which is yung mga coaches. Kung anong problema ang sinasolve mo, yung ba makakuha sila ng leads, and kung paano mo isosolve yung problema na yun, ano, by creating landing page design. So, yun yung parang ano niya, pattern o recipe na paggawa ng magandang description. Meron akong isasuggest sa inyo na isang Facebook group or page na mas marami in-depth na inuro tong mga topic na to. Search nyo lang Molongski sa Facebook. Sali kayo sa group. Marami kayo matututunan kung paano mag-optimize profile and paano gumawa ng cover letter na maiksi lang pero mapapansin talaga ni client. So, try nyo yan. And that's part 8, no, ng video series na to. So, kung hindi nyo panood yung mga previous videos, ilalagay yung link anywhere around this video na naka-playlist, no, para mas mabilis nyo mabalikan yung mga tanong na nasagot na previously, no. So if you like this kind of content, don't forget to hit like and subscribe to this channel. And again, thank you so much for watching this video, and see you on my next one. Thanks.